sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Camarites TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, oh guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Good news mga Camarites, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nilagdaan na ang batas na bubura sa 1 bilyong pesong utang ng ating mga magsasaka. Ito ang isa sa mga hinihintay ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na ang ating mga magsasaka na siyang nagsusupply ng mga kinakain nating mga Filipino dito sa ating bansa. Pero bago ang lahat mga Camarites, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, kay Banat Camarites TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in a future. At yun na nga mga Camarites, nilagdaan na nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang batas na kung saan ay bubura sa utang ng mga libon-libong magsasaka sa New Reform Emancipation Act. Malaya na sa pagkakautang ang mga magsasakang benepisyaryo ng agraryong pansakahan. Ito ay matapos ngang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act Number 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na magbubura sa lahat ng hindi nabayarang aportisasyon ng principal na utang kabilang na ang interes, mga multa na pasanin ng agrarian reform beneficiaries. Sa kanyang talumpate, sinabi ng Pangulo na panahon na para makalaya ang mga magsasaka sa pagkakautang at makapamuhay ng araw-araw na wala nang iniisip na alalahanin sa kanilang mga obligasyon sa gobyerno. Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. Panahon na upang ang ating mga magsasaka na silang nagpapakahirap sa araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga pagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. Saad ng Pangulo, inikayat ng Presidente ang mga benepisyaryo na patuloy na alagaan at payabungin ang kanilang mga sakahan, lalo na ngayong wala nang sagabal pa sa kanilang pagtatanim. Siniguro ng Pangulo na tuloy ang suporta ng gobyerno sa mga benepisyaryo upang makabangon at umunlad at makatulong para masigurado ang sapat na pagkain ng mamamayan. Tutulungan at susuportahan namin kayo sa inyong bawat takbang upang kayo ay umunlad, magtagumpay at makatulong sa pagbibigay ng sapat na masustansyang pagkain sa ating mga mamamayan. Dagdag ng Pangulo, ang bagong batas ay pakikinabangan ng 610,054 pesos agrarian reform beneficiaries na nagsaka ng 1.173 milyong hektarya ng lupa. Batay sa umiiral na batas sa reformang agraryo, kailangang magbayad ang mga benepisyaryo para sa lupang ipinagkaloob sa kanila ng huhulugan kada taon na may 6% na interes sa loob ng 30 taon. Kabuuhang 57.56 billion ang hindi pa nababayarang mga principal na utang ang buburahin ng batas at magpapalaya sa alalahanin at obligasyon ng agrarian reform beneficiaries. Otomatikong isasama sa Register System for Basic Sector and Agriculture o RSBA ang mga agrarian reform beneficiaries kung saan bibigyan sila ng mga angkop na suporta ng gobyerno. Sa ilalim ng bagong batas, aakuin din ng gobyerno ang mga obligasyon ng higit 10,000 agrarian reform beneficiaries na nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng voluntary land transfer o ang direct payment scheme na nagkakahalaga ng 207,000
247 million, ang mga Agrarian Reform Emancipation Act ay isa sa mga binanggit ng Pangulo mula sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA noong July 2022. Siyam sa sampung magsasakang landless pa rin, paliwanag naman ng Union ng mga manggagawa sa Agricultura or UMA, bagamat makakatulong ang condonation ng mga utang ay hindi nito matatanggal ang damage na nagawa ng bugos na CARP sa mga nagbubungkal ng lupa, bagamat nabigyan ng lupa ang ilang ARBs noon dahil sa CARP, agad daw nawala sa mga magsasaka ang kontrol nito dahil sa collection ng amortization. Wala o kulang rin daw ang natanggap na suporta ang mga magsasaka para maging produktibo ang mga lupa sa forma ng production subsidized, mechanized farm tools, irrigation at iba pa. Ani Ariel Casilaw ng UMA, hanggang ngayon ay 7 hanggang 9 sa 10 pesante ang nananatiling walang lupa sa ngayon na siyang nagtutulak sa kanila para magbinta ng lakas paggawa dahil walang kapares na reformang agraryo ang Agrarian Emancipation Act. Ini-emancipate man ito ang ARBs mula sa utang, tila ini-emancipate din ito ang mga land grabber mula sa pananagutan. This policy will certainly benefit farmers, but to work fully, it needs to be coupled with the genuine Agrarian Reform Bill o GARB. Ani Casilaw, nagpapasalamat tayo sa mga mambabatas na nakinig sa mga pesanteng matagal ng amortisasyon sa lupa, pero patuloy natin silang himukin na itawid ang debt condonation patungong tunay na reformang agraryo. Pabor ito hindi lamang sa uring magsasaka kundi sa buong bansa. Kung sa Hacienda Lucita tila inagaw ng mga Aquino ang lupa ng mga magsasaka, ito naman ngayon ang ganti ng napakabuting puso ng mga Marcoses. Naging emotional nga ang kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos dahil sa wakas na ang isinusulong ng kanilang ama noon sa laban ng 51 years ay natupad na ang Senate bill niya noon ay naging batas na ito ngayon na nagbubura na nga ang mga utang na matagal nang nagpapahirap sa ating mga kababayang magsasaka. Ayon nga kay Senator Aimee, nagpapasalamat rin siya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil bago pa ito bumaba sa pwesto ay pumayag ito na isingit sa bayanihan dalawa para mapawi ang hirap ng taong bayan dahil sa pandemic. Kaya naman hindi na lupang hinarang kundi lupang hinirang na. Nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayon kay Lourdes, July 12, 2023, Wednesday, no more pork barrel, digital technology must be fully utilized, corruption must be included in the death penalty sentence. At ayon naman din kay Remus Carganella, ano kaya no sweldo mga senador at congressman, never ever involved sa mga project tingnan natin kung saang ayon sila meron sila free transportation allowance budget per month, dapat pre-meal allowance lang. At ayon naman din kay Josephine Marzan, I salute you sir Magalong, sana maglakas loob na din yung ibang government official na ilabas kung sino ang kurakot. At ayon naman din kay Clareta Imperial, mabuhay po kayo Mayor Magalong, dapat lang magtulungan kayo sa ikakaunlad ng ating bayan, lalo yung binoto kayo ng taong bayan at kayo ang pag-asa naming pag-unlad sa ating bansa. Sana lahat ng mga mayor ay katulad mo. At ayon naman din kay user, ito ang panahon na bawasan ang pork barrel para mabawasan ang pagnanakaw ng mga ahensya sa pundo. End quote. At yun na nga mga Kamarites, ano na ang masa... Ito yung sinasabi ko kanina guys na binigyan ng mga magsasaka. Baga wala lang silang utang guys. Aprobado at permat na inabot na sa kanila ng buong buo. Diba? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundal ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out.